Gusto mo bang matuto magriban pero hindi mo pa alam kung paano magsimula? Oo, baka kakasimula mo pa lang pero hindi pa sapat ang iyong mga kaalaman sa mga iba't ibang proseso ng pagririban. I'm glad to say na nandito ka at baka isa sa mga katanungan mo ang masagot ko sa videong ito. Hi guys, JM here and welcome back to my channel! For today's video, as you can see sa ating title, is magkakaroon tayo ng Q&A or question and answer about sa pagririband ng buhok. I decided to create this video kasi halos lahat ng mga nababasa kong comments sa mga hair riband tutorial videos ko is asking questions. So, kaya napag-isip-isip ko na what if gumawa na lang ako ng video para ma-explain ko sa inyo yung mga kasagutan ko sa mga tanong nyo. And para makatulong ako and may share ko yung knowledge ko sa mga gustong matutong magriband, lalong-lalo na sa mga gustong magtayo or magsimula ng kanilang own hair riband business. And before we proceed, if bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click mo na din yung notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So without further ado, simulan na natin! First question natin is, ano ang magandang brand ng gamot na pang-riband? Actually, hindi ko po yan masasagot ng directly kasi ever since na nag-start akong matutong mag-riband or tumanggap ng mga hair riband clients is dalawang brand lang yung nasubukan ko, which is itong Brimod and itong Lightness. Pero para sa akin, ang magandang result sa pag-riband is hindi nakadepende sa kung anong brand ang gamit mo. Ito ay nakadepende sa mga taong gumagawa or nagpa-process ng pagririband. Dapat knowledgeable siya or ikaw mismo sa tamang process ng pagririband para ma-achieve natin ang magandang result. And kung ikaw naman mismo ang gagamit ng rebanding set, is nakadepende yan sa'yo kung sa anong brand ka sanay or komportable gamitin. And kagaya ko, simula na ma-discover ko ang Lightness na brand, is ito na yung ginagamit ko na pang-reband every time na magre-reband ako sa mga kliyente ko. Aside na very affordable ang brand na ito, and nabibigay nyo naman yung gusto kong result at ng kliyente ko. Next question is, saan nakakabili ng gamot na pang-reband? Actually, is taga Cebu po ako, and dito sa amin is tatlo ang option kong tindahan kung saan ako bumibili ng rebanding set. First is sa Demily, second is sa Yulian, and third one is sa Lian Cosmetics. And kung Tagaluson ka naman, ang pinakano na tindahan dyan is yung Hortaliza. Pero kung wala namang mga tindahan na nagbibenta ng rebanding set dyan sa lugar nyo, pwede mo siyang i-check online kagaya ng Shopee at Lazada. Next question is, ano ang gamit mong brand ng plancha or straightening iron at saan mo ito nabili? Ang brand po ng straightening iron na gamit ko is Epsa. And nabili ko lang po ito sa Shopee for only 1,100 pesos yata if I am not mistaken. Kasi medyo matagal na sa akin tong plancha na to kaya medyo nakalimutan ko na yung presyo. And sa pagpili naman po ng plancha, lalong-lalo na yung mga kabeshes natin dyan na gustong magsimula ng kanilang own hair band business, is make sure na ang pipiliin yung plancha is yung matibay at kayang-kaya niya yung process ng pagririband. Alam ko naman po na karamihan sa atin dito is alam natin kung gaano katagal ginagamit or pinaplancha ang buhok tuwing nagririband. And kung bibili kayo ng plancha na gagamitin nyo sa pagririband, I suggest po na mag-focus po kayo sa quality. Huwag na huwag po kayo magpo-focus sa price ng item na bibilihin nyo. And kaya naman nating mabawi agad kung magkano ang nagastos natin sa pagbili ng plancha. Next question is, ano ang Brazilian blowout or Brazilian treatment? Para sa akin, ang Brazilian blowout or Brazilian treatment is a semi-permanent protein treatment na nakakatulong na ma-reduce ang frizziness ng ating mga buhok, especially yung mga chemically treated hair or damaged hair. And nakakatulong din ito para ma-maintain na maging shiny at silky ang buhok natin. And bakit sinasabing semi-permanent lang ang Brazilian blowout or Brazilian treatment? Kasi tumatagal lang ito sa mga buhok natin ng around 3 months. And after 3 months is pwede naman tayong magpa-reapply ulit or magpa-Brazilian ulit. Next question is, gaano katagal bumabalik ang niriband na buhok? Para po sa mga hindi nakakaalam na ang pagri-reband po is permanent. Yes, permanent po siya. It means hindi na po siya bumabalik sa dati after nyo pong magpa-reband. And nakadepende na po yan sa inyo kung paano nyo po aalagaan ang mga buhok nyo after nyo magpa-reband
para ma-maintain nyo yung ganda at straightness ng mga buhok nyo. Next question is, paano ang tamang pagbabanlaw ng rebonding cream number 1? Sa pagbabanlaw naman po ng rebonding cream number 1 is purong tubig lang po yung gagamitin natin sa pagbabanlaw. Huwag na huwag po tayong mag-a-apply ng shampoo, conditioner or any treatments. Kasi may tendency po na ma-wash out po yung rebonding cream number 1 sa buhok natin or sa buhok ng kliyente natin. And sa pagbabanlaw din, make sure na walang maiiwan or matitirang mga product sa buhok ng mga kliyente natin, kasi isa to sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng back job or hindi nagiging maganda ang result ng pagre-rebond natin. Next question is, pwede bang pagsabayin ang hair rebond at hair color or hair rebond with color? Yes, pwedeng-pwede pong pagsabayin ang pagre-rebond at pagkukulay ng buhok as long as na alam mo ang tamang process at technique ng pagre-rebond with color. Actually, meron pong tatlong ways or paraan kung paano ginagawa ang pag-hair rebond with color. First is, kinukulayan muna ang buhok bago i-rebond. Second is, hinahalo ang hair color sa neutralizer or rebonding cream number 2. The third one is, kinukulayan ang buhok after ng neutralizer or rebonding cream number 2. Next question is, after magpa-rebond, kailan po ba pwede magpakulay ng buhok? Para sa akin, if ever na may mga kliyente ako na na-rebond ko na before and gusto nilang magpakulay ng buhok, ang isinasuggest ko sa kanila is magpakulay ng buhok after 3 months mula noong na-rebond ko siya. Just to make sure na nakapagpahinga na ang buhok niya at nasa tamang kondisyon na ito para mag-undergo ng hair color process. Next question is, paano po ba mag-apply ng rebonding cream number 1 sa buhok na may kulay? Same lang po ba ito sa mga virgin hair? Hindi po same ang process ng pag-a-apply ng rebonding cream number 1 sa virgin hair at colored hair. Magkaiba po sila ng proseso. And if ever po na may kulay ang buhok ng kliyente natin, ang tamang way po ng pag-apply ng rebonding cream number 1 sa buhok niya is through wet application. And sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung wet application, ito po yung way or process ng pag-apply ng rebonding cream number 1 na basa ang buhok ng kliyente natin. Ang purpose po ng wet application is para makontrol natin ang pagtalab ng rebonding cream number 1 sa buhok ng kliyente natin. Kasi ang mga colored hair or chemically treated hair is madaling tablan ng rebonding cream number 1. So, may tendency ito na ma-overdamage or masunog if ever na mag-a-apply tayo directly sa buhok ng ating client ng tuyo. Last question in this video is, pwede bang mag-rebond with highlights? Yes, pwedeng-pwede po. Pero hindi po ito applicable sa lahat ng klase ng buhok. Applicable lang po ang process na ito para sa mga virgin at makakapal na buhok. Kasi sa pag-highlights is gumagamit tayo ng bleach, which is isa sa mga pinakamatapang na gamot para sa buhok. Hindi ko po isasuggest ang pagre-rebond with highlights, lalong-lalo na sa mga chemically treated hair or damaged hair. Kasi masisira lang lalo ang buhok nila or worse, baka magkaputol-putol pa ito. So, dapat alamin muna natin ang history ng buhok ng kliyente natin bago tayo mag-proceed sa pagre-rebond with highlights. And that's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa videong ito. Actually, may part 2 po ang videong ito. And if interested ka pa, please don't forget to subscribe to my channel and click mo na din yung notification bell para updated ka pag na-upload ko na. So, see you sa part 2. Bye!